Hindi ko po alam kung natanong niyo na minsan sa inyong pagdarasal, Panginoon, bakit nangyayari sa akin ito? Pag sobrang hirap na ng ating mga problema, pag sobrang lungkot na natin at hindi na natin alam kung anong gagawin, di ba minsan napapatanong na lang tayo, Panginoon, bakit ba hinahayaan mong mangyari ito sa akin? Yan din po yung tanong ng isang tao na tumawag sa akin. Sabi niya, Father, hindi naman ako masamang tao. Palagi akong tumutulong sa mga simbahan. Tapat po akong nagdo-donate. Actually, sinusundan ko po yung 10%. Pag may nakikita po akong simbahan na pinapagawa, nagbibigay po ako. Walang mintis. Ganyan din po, pag nangangailangan ng aking mga kapatid, kamag-anak, nagbibigay ako dahil nakapag-abroad po ako, akong may kaya. Walang anuman po sa akin yung pagtulong ko sa kanila. Pero bakit nung nagsimula pong pandemya, nawalan po ako ng trabaho at ang aking asawa? Kami naman yung nagipit, kami naman yung nangailangan, kami naman yung naghirap. At ngayon naman pong ako nagpapatulong sa kanila, bakit ang hirap nilang magbigay sa akin? Pinautang nga ako, agad naman ako sinisingil. Nasaan yung malasakit na sana ibalik man lang nila sa akin? Nung silang nangangailangan, hindi ko naman sila ginigipit. Bakit ngayon akong pinapahirapan nila? At ang nakakalungkot dyan, para daw makabayad ako dun sa mga utang ko, kinukuha nila yung lupa na dapat mamanahin ko. Eh yun na lang po yung inaasahan ko, Father. Na pagkatapos po ng aking pagtatrabaho dito sa abroad, sana may mauwian po ako sa Pilipinas. Pati ba naman yun kukunin nila? Bakit ganyan po ang Diyos? Alam niyo po yung sagot ko sa kanya. Sabi ko, bayaan mo sila. Kung gusto nila, kunin nila yung lupa mo. Sige, hayaan mo. Huwag mong hahabulin. Kasi ito yung tandaan mo. Kung alam mo, malinis ang konsensya mo. Kung alam mo, tapat ka. Kung alam mo, mabuti ka. Wala kang sinasaktan na tao. Hindi ka papabayaan ng Diyos na magdusa na walang katuturan. May nawala, may kinuha sa iyo. Tandaan mo ito. Ibabalik ng Diyos, papalitan ng Diyos yan. Sobra-sobra. Tik-tik. Liglig, umaapaw, magtiwala ka sa akin. Bakit? Kasi nangyari din sa amin, sabi ko po. Nung panahon na nagpapari ako, nung panahon na nag-aaral kami ng kapatid ko, wala din kaming pera, anong ginawa namin? Naisangla namin yung bahay ng lolo't lola namin para magkaroon kami ng pera, pambayad ng matrikula, para makaraos kami. Ang hirap, patong-patong na mga utang. Pero anong nangyari? Dahil nanatili kaming tapat, dahil nanatili kaming lumalaban, dahil nanatili kaming nagtitiwala sa Diyos, tignan niyo po, hindi lang yung nabayaran namin yung utang na yon, natubos na namin yung lupa, yung bahay, nakapagpagawa pa kami ng bahay na para sa amin. Kaya pabayaan mo sila at manatili kang nagtitiwala at sumasampalataya sa Diyos. Hindi ba mababasa din natin sa Biblia yan? Sabi ni San Pablo sa mga tao ng Roma, what is our present suffering in comparison to the glory that is to come, that will be revealed to us? Ano ba yung nirereklamo nyo? Yang inyong mga paghihirap? Yang inyong mga sakit? Wala yan sa kalingkingan na makikita nyo, mararanasan nyo, at ibibigay ng Diyos ang kanyang ligaya, ang kanyang kalwalhatian, kung mananatili kayong naniniwala, nananalig sa kanya. Alam natin yan. Na kung ikaw ay magdurusa para sa Diyos, gagantimpalaan ka niya. And what is the reward for the suffering of the righteous? We call this resurrection. Hindi lang yung buhay, panibagong buhay. Alam natin yan. Kwento ng ating Panginoon. Jesus did not deserve to suffer and die very humiliatingly on the cross. Nakakahiya, nakamatayan. Pero bakit hinayaan niya na siya ay magdusa, mahirapan, mamatay para sa pagmamahal sa atin at walang pag-aalinlangan sa kanya dahil alam niya pagkatapos ng pagdurusa, dahil siya'y tapat sa kanyang ama, bubuhayin siyang muli at pagkakalooban ng bagong buhay. Ganyan din na narinig natin sa unang pagbasa, isang nakakabilib na kwento tungkol sa katapangan ng mga Hudyo na ayaw mag-alay sa mga Diyos-Diyosan ng mga Griego. Tinatakot sila kung hindi sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sila daw ay mamamatay. Paunti-unti, sila'y pinapahirapan, tinatakot, puputulin daw ang kanilang dila, uunti-untiin, aalisin na kanilang mga daliri, kamay, paa. Pero anong sagot nila?
Dila lang yan, kamay lang yan, alam yan, buhay ko lang ito. Bakit? Itong buhay na ito ay galing sa Diyos. At alam ko kung ako'y tapat sa Kanya, bubuhay niya ako muli. Napakatapang. Saan nang gagaling ang tapang na yon, ang lakas ng loob na yon? Sa pananampalataya sa Diyos. And remember that when you have this deep faith in the Lord, you know that God will reward you and God will reward you generously. Tandaan niyo po yun. It is not only a reward, but it is a generous reward.